My religion before was Catholic. Katoliko. Dating Katoliko. Dati ko pong religion na ay Katoliko. Pinanganak po akong Katoliko. Katoliko nung araw. 7 sa bawat 10 INC ay mga dating Katoliko. 70% yan kung tutuusin. Napakarami na ng miyembro ng INC. Ilang milyon na nga ba? Di ko masabi. Araw-araw yata ay may nagpapa-convert. Araw-araw din kasi ang kanilang ebanghelisasyon. Invite here, invite there, invite everywhere ng mga bisita nila saan mang lugar na meron silang kongregasyon. Weekly yata ay meron silang propaganda o pamamahayag kung tawagin at daan-daan hanggang libo-libo ang pumupunta. Kung gagawin naman ito sa Philippine Arena ay makapal ang attendees na pumupunta. Kahit maging sa mga plaza, sports centers, mga arena. Doon sa mga lugar na maluluwang para may espasyo sila para sa activity. Madalas siyempre sa mga sambahan o kapilya. Parang bawal yata sa INC ang magpahinga kung ang pag-uusapan ay paghihikayat sa mga tao na pwedeng umanib sa samahan o sa iglesia. Sari-saring tao sa lipunan, mahirap, mayaman, profesional, negosyante, hindi nakapag-aral, hindi nakatapos at mga kagaya nito. Wala silang pinipili, basta buhay at may kaluluwa na nangangailangan na sa langit manirahan at hindi sa apoy na dagat-dagatan, impyerno. E sino naman talaga ang may gusto na doon lumangoy? Sunog ang kaluluwa mo doon. Sa mundong ito na hirap ka na, pati ba naman sa afterlife, pagdurusa pa rin. Siyempre, pipilitin natin na maiba naman. Sa langit ka man lang mapunta, di po ba? Kung dito sa earth ay pusali ang lalakaran mo at mga politiko ang masasalubong mo, eh dun sa langit ay ginto ang aapakan mo at politician free doon, walang mga hangal na tao doon. Naitanong niyo na ba kung saan-sa ang relihiyon karaniwan ang nagiging miyembro ng INC? O kaya, trip-trip lang po. Nasubukan niyo po ba na mag-interview ng ilang kapatiran at alamin kung sa anong relihiyon sila o sekta galing bago sila nag-INC? Kasunod na tanong, aktibo ba sila doon sa dati? O baka papatay-patay, inactive, walang kabuhay-buhay na miyembro? Di kaya? Kaya nung na-invite ng kapatiran, eh parang hipong tulog lang na tinangay ng agos. Ganun kaya. Sinubukan kong magtanong-tanong, interview ng ilan, dyan sa Tarlac, Pampanga, sa QC, sa Marikina rin, sa Rizal, at sa Manila, syempre. At ito ang mga numero na aking nasa lubong. Hindi po ito formal na statistical data. Malinaw ko lang, ano po. Kaya pwedeng maging iba ito sa ibang pagkakataon at sitwasyon, pero naniniwala ako na hindi malalayo sa mga numerong ito ang makukuha din ninyo kung susubukan ninyong gawin. 7 sa bawat 10 INC ay mga dating Katoliko. 70% yan kung tutuusin. Sa natitirang 3, 2 dun o 20 to 25% ay galing sa ibang relihiyon o sekta. Gaya ng Protestante at mga iba't ibang ebanghelico na mga samahan at mga kagaya nito. Yung natitira naman ay mga handog kung tawagin. Sila yung mga ipinanganak na INC na pagdating ng 12 years old ay nabautismohan. Napakaliit ng porsyento nila sa naoobserbahan ko. Wala pang 10% kung titingnan. Kung ipaplat natin sa pie graph ay ganyan po ang itsura niya sa nakikita po ninyo. Nakabase siyempre yan sa sagot ng mga nakausap ko na kapatiran. Disclaimer po ulit, hindi po iyan conclusive dahil kagaya po ng nasabi ko sa unahan, hindi po iyan resulta ng isang procedural statistical data gathering, kundi ng casual na tanungan lamang. Para magkaroon lang tayo ng ideya tungkol sa tanong na sa ano-anong relihiyon nga ba galing ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Bakit naman kung titingnan natin ay napakalaki ng bilang ng mga kapatiran na dating Katoliko? Simple lang naman po. Ang Katoliko, kagaya ng alam po ninyo, ang pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas at nasa lahat ng sulok ito ng mundo.
Kahit saan tayo makarating ay nandun ang mga Katoliko, kahit pa sa mga bansang Protestante. Halimbawa, gaya ng US, ay maraming Katoliko po dyan eh. Germany, Netherlands, Britain at iba pa, ay marami ring mga Katoliko dyan. Natural na dyan galing ang karamihan ng mga kaanib ngayon ng INC. Eh lalo naman dito sa Pilipinas, nagsimula dito ang INC eh, di po ba? 1914. Eh talagang karamihan ng mapapaanib sa relihiyon na yan ay mga dating Katoliko. Ayun na nga, nasa 70%. Baka mas mataas pa. Iyan kaya ang dahilan kung bakit mainit ang ulo ng ilang kaparian sa INC. Nawawalay sa kanila ang mga miyembro nila dahil dinadagit ng INC. May natanong nga ako na grupo ng anim na magbabarkada na na-invite sa propaganda, pamamahayag ng INC. Katoliko sila lahat. 100% kumbaga, sinong hindi magagalit, di ba? Pag nag-iglesia yung mga yon ay anim ang malalaga sa Catholic. Hindi nakatutuwa sa pandinig ng mga Katoliko. Kung pari ka ay makapagbibitiw ka talaga ng medyo hindi kagandahang salita laban sa INC. In fairness naman sa ibang pari, hindi naman kasi lahat ay nagagalit sa INC dahil dyan. Meron nga dyan, ginagawa pa ngang modelo ang INC pag nagsesermon. Halimbawa, sa anumang larangan ng pagre-relihiyon. Itong mga Iglesia ni Cristo, siguro mga wala pa sila 10%. Ibig sabihin niya, mas malaki ang tali natin kaysa sa kanila. Pero, hindi nila mapansin ang kanilang simbahan, maglalala. Pintados na. Kasi nagtutulong mo nung sila na mamaganda ang simbahan. Sila mismo hindi lang mga preacher na Katoliko eh, kahit yung ibang relihiyon din, kagaya po nito. Nauna kami sa Iglesia ni Cristo, 1902 kami, 1914 sila. Pero ang growth ay talagang mabilis. I really admire no, sa pamamaraan ng Iglesia ni Cristo, lalo na sa discipline, sa evangelization, talagang masinsinan kayo, doon nakafocus. E balikan nga po natin yung mga na-convert ng INC na mga dating Katoliko, mga Protestante. E baka naman sila, yung mga walang kabuhay-buhay dati na mga miyembro. Kaya nung umanib sa INC, eh, napakabilis lang, napakadali. Sige nga po, panuurin nga po natin. Pinaka-practice ko po yung pagiging Katolik ko po. Sisimba po ako tuwing Linggo po, kasama po yung mga pamilya ko. Pinalaki po ako bilang Katoliko ng aking magulang. Nahikayat po ako ng aking mga kalaro na maging sakristan po. Sa Five Wounds po ang pangalan ng simbahan. Ang tatay ko ay isang sagradong Katoliko. Siya po ay katukatulong ng pari noon bilang lay minister po. Isang aglipayano. At ako po ay nagsilbi bilang sakristan. Mga dating aktibong kaanib, lumipat sa INC. Hindi po biro ang dami nila. Ilan lang yan na mga napanood po ninyo sa video. Katunayan ay napansin nga yan ng isang pari mismo. Isang palatandaan na lumalago kayo, parami ng parami ang mga kasapi, at parami ang parami mga Pilipino, at hindi lang mga Pilipino, kundi sa buong mundo, ang mga taong uhaw sa salita ng Diyos. Mga taong naghahanap ng kaligtasan, mga tao na gustong mapalapit sa Diyos. Shout out sa mga kapatiran dyan sa lokal ng Bagong Bayan, Taguig, distrito ng Makati, mula kay Cherry Manzanares. Ganon din kay Irene Chavez na nanonood daw dyan sa lokal ng Lasareto, Calapan City, Oriental Mindoro. Kay Francisco Ordenesa sa lokal ng Sentro Lagtang, distrito ng Cebu City, Cebu. Kay Jess Sardanyas na bumabati rin sa kanyang magandang asawa na si Abigail Dayaon at sa mga kapatiran dyan sa lokal ng Gapas, distrito ng Quezon East. Kumusta po kayo?
Shoutout pa rin kay Roderick De Jesus at happy viewing daw po sa mga kapatiran dyan sa lokal ng Barangka, distrito ng Marikina. Sabi naman ni Kadamyan ay batiin ko daw ang Marikina sa pagiging bagong distrito ng iglesia. Congratulations po sa mga kapatiran dyan, nakikisaya rin po sa inyo si Kahuling. Pinababati naman ni Randy Balondro ang dalawa niyang anak na sila Angel at Rowena dyan naman sa lokal ng Pilot. Binabati ko po kayo sa pagiging busy sa inyong mga tungkulin. Sana all. Salamat po ulit mga kababayan sa walang sawang panonood. Ingat po tayo lahat at idalangin po natin ang mahal nating bansang Pilipinas na sana po ay maligtas sa kamay ng mga makasarili at mga hangal na politiko. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit.